So what's up mga ka-Axie for this video? Since marami nagre-request sa inyo nung part 3 nung ginawa nating video kung mababa nga ba yung MMR mo, paano nga ba pataasin. So for this episode naman is susubukan nating tulungan yung mga 800 below MMR. So magpo-focus tayo sa kanila. Kasi nga kapag 800 below or sabi mo ng 799 below MMR ka, hindi ka na capable makakuha ng SLP dito sa adventure, yung 0 over 50 na yan, hindi mo siya makukuha. Kahit mag-adventure ka ng mag-adventure at manalo ka, hindi mo siya makukuha. So, kailangan 800 above MMR ka. At isa pa, dito sa daily quest, hindi ka rin capable makakuha ng plus 25 SLP once na 799 below MMR ka. So, kaya ngayon, gagawin ko yung lahat ng makakaya ko para ma-explain sa inyo ng mabuti kung paano nga ba or ano ba yung mga ways paano tumaas yung MMR nyo. At syempre, bago natin simulan to, gusto ko munang i-shoutout yung napaganda kong anak na siyempre sa Way Espinosa at yung napaganda kong asawa na si Sunshine Espinosa. Also, magkakaroon tayo ng comment of the day sa end of the video. So, simulan natin yung discussion regarding arena sa mga mabababang MMR. Sa mga 800 below MMR, paano nyo ba papataasin yung MMR nyo? So, kung di mo pa napanood yung part 1, part 2 na ginawa nating mga series regarding your MMR, kung paano mo ma-increase, I strongly suggest na panoorin mo silang dalawa kasi makakatulong siya. Also, kailangan kasi mapanood mo yung complete episode 1, episode 2 bago ka mag-jump dito. So, malilito ka kasi kung di mo papanoorin yun. At bago tayo magsimula mag-arena kasi live gameplay to habang gagawin natin lahat nung nakapalaob doon sa episode 1. Ano ba yung mga nakapalaob sa episode 1? Nandito yung analyze the threat to your Axie. So, i-analyze mo lang ano ba yung mga possible threat na cards doon sa mga Axie mo. Yun yung pinakauna. Number 2, energy counting. Number 3, card management. Number 4 is one plan ahead. So, yun yung mga gagawin natin actual gameplay dito sa part 3. So, arena gameplay na tayo. Tapos, didiscuss ko sa inyo kung paano natin gagawin yung mga bagay na yon. Tapos, pwedeng-pwede nyo na i-apply kapag mag-arena na kayo. Okay? So, first thing, analyze natin ano ba yung possible threat sa mga Axie natin. So, kung mapapansin natin, meron siyang pang backdoor dun sa likod natin. Ito yung isa to sa mga possible maging threat sa atin. So, kailangan natin may eliminate to. So, threat din sa atin tong cattail slap. Paano magiging threat yung cattail slap? Kasi draw a card kapag binanatan natin siya ng biscard. So, paano siya magiging threat? E, draw a card lang yan. Kasi nga, nagmamatter yung draw a card kasi makakompleto niya kagad to. Kapag nabunot niya kagad yung pang backdoor niya, so, may eliminate niya tong braid natin. So, ganun mag-analyze ng mga cards ng kalaban natin. Okay, 49 speed. Pero mauna naman tayo. So, pwede tayong bumanat kagad dito muna. May stealin natin siya if ever hindi siya gumalaw. Pero 66. So, anong kinash niya? Drain bite lang ang ginamit ng kaibigan natin. Okay. So, kailangan din natin tandaan yung mga ginagamit niya kasi meron tayong tinatawag na 1 deck 24 cards. Drain bite. Tapos, anong binato niya dito? Sinister. Okay, so wala na siyang isang drain bite na wala din siyang energy ngayon. So most probably possible niyang gawin is mag-cattail siya ngayon. Yun yung pwede niyang gawin. Pero ang gagawin kasi natin, wala naman siyang pang-steal, no? Wala siyang pang-steal. Ang gusto natin mangyari, papasok doon sa may eliminate natin to na meron tayong enough cards para manoto yung sana to. So since 2 energy lang tayo at yung kalaban natin 2 energy, so why not pwede tayo mag-pass ngayon. Nag-cattail na siya. So, nakita natin isang cattail. So, most probably 4 energy na siya ngayon. So, kung 4 energy siya, possible siya mag-cattail ngayon. Pero, kailangan natin eliminate na siya. Bakit? Okay. So, kapag hindi siya pumanat dito, pero 4 energy siya. Kung hindi siya pumanat dito, hindi pa buo yung cards niya, possible natin may eliminate tong aqua niya. Kung sakaling hindi siya tumira, kasi makapag-draw card tayo using our hair dagger. Okay. So, I think enough na yung tatlo. Hindi na natin kailangan isama yung zero cost. Gagamitin na lang natin siya mamaya. Pero kung buo na kasi to, halimbawa, nabunot niya na yan, hindi siya mag-hesitate para hindi mag-backdoor.
So pwede siya mag-backdoor using 3 energy. Meron kasi siyang 0 cost. So I think 3 cards lang muna. Okay. Hindi pa siya nag-backdoor. Pero makapag-draw card tayo. Yun yung pinakamaganda. Also, ma-eliminate natin to. Maglalastan pero tatanggalin na. Okay, tatanggalin niya na. Pinakamaganda kapag binigyan tayo ng all-out shot. Sana. At least, meron. Meron tayong all-out shot. Okay. So, anong gusto natin gawin ngayon? So, most probably ang gagawin nito, mag-backdoor na siya, no? Kung di siya mag-backdoor, alanganin tayo. Gusto natin, pupunta siya sa mag-backdoor. Bakit? Para makapag-draw tayo ng card. Okay. Pero, possible kasi mag-backdoor talaga to. 2 energy lang ginamit niya kanina. So, maggagamit siyang 4 energy ngayon, no? I think yan yung pinaka-the best way. So, do-draw tayo ng card. Hindi kasi natin kaya in-notain to, I think. Mataas yung shield niya. Pero, mababa yung shield niya. Angas. So, possible natin siyang ma-eliminate. I think isa lang naman yung ano nito. Okay. So, mabubuhay tayo. Mababa. Nagtipid siya ng energy dun. Wala naman siyang pag-asang mauna sa atin dun sa board natin. So, magpapas na lang tayo ngayon. So, bakit di tayo pwedeng tumira sa mech? Kasi mas mauna na siya. Bakit siya nauna? Eh, same 49 speed tayo. Nauna tayo kasi nga, ay nauna siya kasi lowest HP gets the first turn. Nauna tayo kanina, nagmamatter yung ID. Yan, Axie number 9M. Habang sa kanya, 9M, ay 9,084,000, di ba? Ay, 9 million ba to? Tama. 9,084,000, tama. 1, 2, 3. 9,084,000. Sa atin naman, 9,040,000. Kaya mauuna dapat tayo. Kaso nga lang, bumaba yung HP nito. Kaya mas mauuna siya ngayon. So, gagawin lang natin. Magpapas tayo. Okay, nagpas din siya. Ano, inintay niya round 6? Okay. So, panalo tayo. 2,343 tayo ngayon. So, next game tayo. Tapos, apply natin ulit yung mga tinuro natin doon sa episode 1 and episode 2 natin. Okay, meron na tayong kalaban. So, para makita nyo kung paano natin ginagawa sa different kinds of enemy. So, hindi lang sa iisang kalaban. Ma-apply mo kasi lahat ng tinuro. Kahit hindi nga same lineup eh. Kahit hindi tayo same lineup, kung kukunin mo yung thoughts doon sa mga tinuturo ko, eh tataas talaga yung MMR mo. Diba? So, kailangan mo lang talaga i-apply lahat ng tinuturo natin dito sa channel natin para ma-increase talaga yung MMR mo. So, ngayon, meron siyang steel energy, yun yung possible threat sa atin. At meron din siyang balloon pop. So, pwede mag-miss yung tira natin dito kung sakali. So, ang gagawin natin para hindi mag-miss, kasi yung balloon, one thing lang yan, di ba? So, kailangan natin, pag magbabalon siya, isang sinister, matatanggal natin yung pier. Tapos, baba na tayo ng dalawa para pumasok. Pero, nag-hay-dagay lang siya. Okay. So, gumamit siya ng hair dagger, then 2 energy dito. Wala siyang na-steal, which is good. So, meron siyang 0 energy remaining. At mas malaki yung mapuprovide nating damage kasi gumamit siya ng low damage card, which is vegetal bite. So, ang pinamaganda dito, hindi siya pwedeng mag-ano ngayon. Hindi siya pwedeng mag-steal. Bakit? Gumamit tayo ng spicy surprise. Special effect niya, disable target mouth. Since yung mouth card niya is vegetal, meron pa siyang isang vegetal sa deck niya, pero hindi niya magagamit yon kahit available ngayon kasi nga dinisable natin. So, anong gusto natin gawin ngayon since 2 energy lang naman siya? I think ito na yung pinaka-the best way para mag-pass kasi kaya natin eliminate to. Yes, may eliminate natin kung ganyan. Ang problema, hindi na iikot yung card sa kanya o sa hali. So, why not pass lang muna tayo? Okay, nag-hay dagger ulit. Kaso nga lang, ang daming okay, drain bite tsaka ano. So, meaning to say, ginamit niya yung 2 energy, kaso nga lang nag-generate siya ng 2 rin. So, 4 energy siya by the next round. So, yun yung pinakamasakit, 4 energy. Nakita na natin yung dalawang hair dagger, yun yung pinakamasakit dun. Pinakapangit na mangyari dito, pag meron siyang enough cards dito. Okay, pwede tayo mag-egg bomb play para hindi ma-open kagad, I think. Okay, ilan ba yung damage nito? 118. Gusto ko mag-egg bomb play. So, ganito. Tapos, papapasukin na natin yung damage natin doon.
para ma-maximize na natin yung paggamit dito sa mic natin. Kasi pag na-open to, alanganin na tayo. Let's see. Okay. So, dalawa ginamit niya. Isang peace treaty tsaka isang balon siguro. O isang blackmail. Ayun, peace treaty nga tsaka balon. Okay, nice one. So, hindi pa na-open yung tank natin. Yun yung pinakamaganda. Tapos, maalis yung pier. Pwede na natin siyang... Kaya tinira ko rin to, itong shooting song. Pwede na natin siya i-shooting song mamaya. Okay. So, shooting song ba natin siya? Parang ayoko na siyang i-shooting song eh. Pero pwede naman. Shooting song, tapos sinister. Tira na lang natin to. I think yan yung pinaka-the best na gagawin natin. Tapos pass na lang tayo mamaya kasi mas mabilis naman tayo dito. So, let's see kung may eliminate natin. So, 226 doesn't matter kahit gano'ng kataas yung shield na. Hindi sasantuhin ang ano natin yan ng sinister strike. Okay. So, notin yung tank niya. So, ngayon, magpapas na lang tayo eh. Magpapas na lang tayo kasi mas mabilis. Wala na siyang pag-asang mabypass yung speed ng bird natin kasi 61 speed tayo while yung sa kanya 59. Bakit naman naging 59 to? Kasi meron siyang discard. Nagmamatter kasi yung mga parts ng axe mo sa speed, health, skill, and moral. Doon nagmamatter yun. So, ngayon, since wala siyang pag-asa kasi wala siyang speed up, pwede lang tayo mag-pass. Okay, nag-egg bomb play. Kaso nga lang dahil bigyan tayo magandang cards dito. Pwede pa tayo, pwede pa mag-draw to kung sakaling pangit. Buti maganda yung binigay. Okay. I think okay na yung ganitong setup. Let's go. Nice one. So, panalo tayo ulit. So, ganun natin ina-handle yung double plant ba yun? O, double plant with braid. Okay. So, panalo tayo. So, 2361. Okay yan. Meron na tayong kalaban. So, sana iba yung lineup niya. Para iba-iba yung madidiscuss natin. At iba-iba din yung makikita nyo na gameplay sa mga different enemies natin, di ba? So, mas maganda yan. Okay, medyo matagal nga lang. Double plant na naman, anak ng Toko. Parang ito yung kalaban natin kanina. Hindi ko lang sure ha, kung siya yung kalaban natin. Okay, so I think pwede tayong tumira ng all out. So bakit tayo mag-all out this time? Masyado bang maaga? Kasi nga, piniprevent natin na makapag-draw card siya. Diba? Piniprevent natin makapag-draw card siya. Tapos baka mag-balloon ulit yan. So, pwede natin tanggalan yung balon using our sinister. So, hindi na tayo magbe-vegetal. Baka sakaling mag-all-in din siya ngayon. Okay, nag-all-in nga siya. Okay. Nag-all-in yung kalaban natin. Double vegetal. Wala siyang may steal sa atin. Ay, parang drain bite yata yung kanina, no? Parang iba yata ito. Magkamukha lang talaga. Sobrang kalat yung mga ganitong setup. Sa high MMR. Sabi mo na hindi naman totally high MMR. Mga sabi mo 2K above double plant. Oo, kalat na sila. So, meron siyang 2 energy. Pwede siyang mag-pass. Pwede rin siyang gumamit ng disguise. So, I think pwede tayo mag-steal ngayon. Bakit ba tayo titira dito? Kasi nga, pwede siyang mag-balloon ngayon. Pwede natin tanggalin yung balloon using our mech card. Okay. So, I think iba yung kalaban natin. Magkamukha lang talaga. Sobrang mahal nito mga braid na ganito. So, try natin mag-steal ngayon. Okay, yan. Nag-pass siya. So, maka-steal tayo. Kaso isa lang. Anak ng Tokwa. Okay. So, anong gusto natin gawin ngayon? Meron siyang 4 energy. 4 energy. So, I think pwede lang tayo mag-pass. Sayanan muna natin siya. Pero pwede siya mag-hair dagger ngayon. Makapag-draw card pa siya. Pero alam natin na 4 energy lang siya. Kasi yung disguise. Kasi nakatakot din yung disguise. Nag-2 cards lang siya dito. Pwede niya manotain mamaya. Pwede niya manotain mamaya definitely. Okay. Okay, yun na yung disguise niya. So possible niya talaga manotain. Itong mech natin. Yun yung pinakamasakit dito pag nanotain niya. So, I think pwede tayong bumanat ngayon. Kaso manonote niya kasi talaga to. Parang napakalabong wala siyang cards dito. Kailangan natin bumanat. Pag nagpas naman tayo, nonsense pag magpapas tayo.
kailangan natin mag-list na bumanat ng ganyan. Okay, 2 cards lang yung ano niya, good thing. Buti nag-risk tayo, 2 cards. Kaso nga lang, baka mag-egg, ay hindi siya egg bomb play. Peace Treaty or Hair Dagger. Okay, nice one. So, eliminated yung tank niya. Okay. Eliminated to. Mas mababa siya konti, 129. 159 tong sunod. So, bakit naging 129 yung unang tira natin? Kasi nga, yung Peace Treaty mga ka-Axie, apply negative attack on target. So, since nag-Peace Treaty siya, yung unang tira natin, negative attack talaga yon, kaya naging 129 lang. Pero dapat, 159 yan. Okay, so wala naman siyang pag-asang mauna sa atin tulad ng ginawa natin ng first game ba natin yun. So, magpapas lang tayo. Pero nagkalat to ha, nagkalat ng mga to sa ano, 2K above MMR. Sobrang high potential to mga lineup na ganun. Double braid, tapos merong ganitong, ay double palant, tapos may braid na ganito, I mean. High potential to mga to. Okay. So, I think panalo na naman tayo. So, again, maraming salamat sa inyo mga ka-Axie kasi 100k subscribers na tayo. At sana, yung mga nakapanood nito na 800 or 799 below MMR, sana tumaas yung MMR nyo. Kasi, mahihirapan kayo mag-farm ng SLP if ever nasa, kahit nga nasa 800 MMR kayo. Siguro pinaka-suggestion ko kahit nasa 13 MMR lang kayo. Kasi yung 13 nasa plus 9 na yun. So again, maraming salamat sa inyong lahat at kayang-kaya nyo yan. So dako na tayo sa comment of the day. Okay, unang comment of the day natin si Sir Jason Estimos. Sabi niya kasi, napakaswabi talaga gameplay mo. Chill na chill lang, walang pressure whatsoever. Isang alamat ka talaga idol. More power sa'yo and your family. Yan, shoutout sa'yo Sir Jason Estimos. Salamat sa pangmalakasang comment mo. Very much appreciated. So, susunod natin dyan si Sir Edward Ian Ricerdo. Sabi niya kasi, dami ko natutunan sa inyo, sir, sa mga gameplay niyo. Hands up, BBP user. More tutorial and explanation sa mga prediction niyo. Yung shoutout sa iyo, Sir Edward. Salamat sa pangmalakasang comment niyo. So, next natin dyan si Sir Jeffrey Domingo. Sabi niya, ganda ng gameplay, napaka-simple at napaka-effective. May limits lang din talaga MMR na marami, marating, ng isang team ng Axie. Pero di ba mas maganda syempre i-maximize yung highest MMR na kaya i-reach. Nice video loads, lagi ako nanonood, nakakalimutan ko mag-sub. Yan, nakasub na daw siya. Yan, shoutout sa iyo Sir Jeffrey Domingo. Salamat sa pangmalakasang comment nyo. So hanap pa tayo ng pangmalakasang comment. Okay. Ito si Sir I'm not sure kung Vinci yung pangalan niya. Sabi niya kasi, idol, na-reach ko na 2-1 MMR with your lineup, Birdie, Dusky at Aqua, saka Plantito. Malungkot hindi na siya lineup mo ngayon, pero naalala ko kasi naabot mo 2K gamit yon. Sabi mo kung kaya mo, kaya din namin. Naniwala ako dun, sir, together with that, mas na-master ko na psychology ng kalaban dahil sa mga tips mo. Thank you very much sa lahat ng turo mo. More power to you and your family, idol ka namin, Mr. Anak ng Tokwa. And shoutout sa iyo, sir, salamat sa pangmalakas ang comment mo. So, ginagamit pa rin natin si Dusky, sir. So, standby lang kayo. Mag-upload tayo ng maraming video kay Dusky. Gagamitin pa rin natin yun. So, hanap tayo ng panghuli na comment of the day. Ito si Sir Jocris. Jocris Victoriano. Sabi niya kasi, nice explanation, Boss Tokwa. BBP din gamit ko. Although, hindi tayo same ng cards, pero nakakuha ko ng moves sa'yo. Dahil sa linaw na explanation mo. From 600 MMR, nakarating na ulit ako ng 11K. Ikaw ba naman magbabad sa YouTube channel na tuwing maghuhugas ng plato? Ewan ko na lang kung di ka pa matuto. Sobrang shout out sa comment mo, sir. Natawa talaga ako dun sa ano, sa pagbababad sa YouTube eh, no? And shout out sa iyo, sir. Salamat sa pangmalakas ang comment mo. At again, maraming salamat sa inyo kasi road to 100K subscribers na tayo. At thank you, hanggang dito na lang. Bye-bye!